The views and opinions expressed by the hosts and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tony Abdili, ang kakampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng maisyo na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Yes, good morning po mga kaibigan. Magandang magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay sa programang Bigwas. Mga kaibigan, inabati muna natin ang lahat ng mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo. Yung mga nakasubaybay po sa live stream, search lamang po ninyo ang sa Yahoo, either sa Googles, e-type lamang ninyo ang Bigwas Stream Live. At yan po'y inyo po kagang i-click ninyo at mapapanood po ninyo ako ng live dito sa ating himpilan mula sa Subic Broadcasting Corporation dito po sa Olongapo City, Philippines. Ang mga kaibigan, inaasikaso kagad ng aming engineer yung aming live stream para hindi po kayo mabibigo. Mga kaibigan, binabati ko lahat ang mga taga Mindanao, mga taga Visayas, ganon din po mga sa Palawan at sa Vietnam. Yan akin po nga binabati si yung sa Vietnam, si Haji Jamil. Haji Jamil, good morning. Ano bang oras dyan sa Vietnam? Pwede kang mag-text sa akin para kung sino yung babatiin mo dyan sa Vietnam. Yan, nanonood dyan. At ganun din po ang ating mga kaibigan dyan sa China. Sa China, Hong Kong at sa gitnang silangan ng bansa, anang mundo. Yan ha. Good morning sa inyong lahat dyan. Yung sa mga taga... Yan naman sa gitnang silangan, alam ko advance kami rito ng 6 na oras. Kaya alam ko mga alas 6 pa lamang ng umaga o alas 5 ng umaga dyan. Ay pasensya kayo kung sa ating mga OFW na maagang nagigising, pwede na po kayong tumutok sa ating live stream. Good morning, good morning. At dito naman sa buong Metro Manila, magandang umaga. Ay binabati ko muna pala ang mga taga Cebu ha. Mga taga Cebu lalo na dyan sa Balanban, Cebu City, na nakatutok din ang live stream. Ang Balanban, Cebu, kung saan ay nasa kasaysayan, nasa tinatawag na Barangay Gaas, Balanban, Cebu. Dyan sa Sitio Manunggal, dyan po bumagsak ang dating Pangulo ng bansa na si President Magsaysay. At po sa Manunggal, Sitio Manunggal, Barangay Gaas, Balanban, Cebu City. At doon sa ating mga, dito naman sa mga taga Metro Manila, good morning! Good morning po sa mga taga... Yan, sa mga taga Laguna, Cavite, at ganun din dyan sa buong Metro Manila. Yan, yung ating mga nakasubaybay dyan, dyan sa Malabon, at ganun sa Valenzuela. Good morning sa inyong lahat. Alam ko karamihan sa mga nakasubaybay sa akin, yung mga kasamahan kong mga sa hanap buhay na nakakasama ko dyan sa buong Metro Manila. Noong ako pa ay ang pangulo ng DILG Tri-Media Organization. And good morning sa inyo dyan, mga katuto, mga kapiso, mga kagalit. Good morning doon sa mga taga Quezon City. Ganon din dyan sa ating mga kababayan dyan sa Valenzuela at sa Bulacan. Ganon naman sa mga taga Tarlac at saka San Fernando, Pampanga. Good
morning po. Ayan, sa mga taga Nueva Ecija, ha? Ha? Kung saan ka mang dako, sige, i-click lamang ninyo ang Bigwas Stream Live. Mapapanood po ninyo kagad ako yan. Mayroon po kayong nais pabigwasan sa inyong mga lugar. Ayan, katulad kanina, may nagtanong na po sa akin kung ano daw ang cellphone number ko. Sa mamagitan ng live stream, yung inyong mensahe at mga video footage, ipapadala lamang ninyo sa messenger ng Bigwas stream. At dyan po namin kukunin, ilalagay lamang ninyo ang inyong mga pangalan, kung gusto nyo ilagay ang pangalan ninyo at yung mga suspect at ganun din kung anong araw at kailan, para magawan po namin ng istorya at para magawan ko rin po ng pagtatalakay dito sa ating programa. Good morning din sa mga taga-Bataan, mula Dinalupihan hanggang Hermosa, Bataan, at ganun din dyan sa Limay, Orion, hanggang Maribilis po. Good morning, lalo na po sa mga taga-Murong na laging pag nagkikita kami, sinasabi kagad na pare, kilalang kilala ka na sa amin dito. Good morning sa mga taga-Murong. Hindi lamang ang mga kasamahan ko sa hanap buhay dyan ang nagsasabi, pati mga ordinaryong mamamayan. Magandang umaga sa inyo mga taga-Bataan. Ganun din sa mga taga-Dinalupihan dito sa Barangay Roosevelt. At ganun din dyan sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Hanggang Patawid po yan. Talagang napapanood po tayo dyan ang programang Bigwas. At dito naman sa Barangay Bangal, alam ko nasasakupan pa rin ng Dinalupihan, Bataan yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Purok Sais, Purok 5 y media. Diyan sa Sitio Iram, sa Pinagpala, 5 y media ng Purok 5 ng New Cabalan, Olongapo City. Abay, napakaganda po ng kanila pong mensahe sa akin diyan. Yung mga taga Purok 5 y media na nagsasabi na bumabati sa akin kahapon ng anniversary, happy anniversary ng kauna-unahang anibersaryo ng programang Bigwas. Alam ko marami pa rin bumabati sa akin eh. At huwag kayong mag-alala dahil ililibro ko po yung inyong mga pagbati. Yung mga walang pangalan ay ilalagay ko na lamang yung cellphone number ninyo doon sa libro ko na talagang bumati kayo sa programang Bigwas. Doon sa Facebook, yung mga bumabati sa pamamagitan na lamang ng Facebook at yung mga personal na mga talagang mga sulat nilang ipinaabot at ganun din sa mga text message. Kaibigan, good morning sa mga taga Old Cabalan. Dito sa bago pumasok ng Old Cabalan sa Barangay Uno, ayan tinatawag Purok Uno sa New Cabalan, Olongapo City, diyan sa tinatawag naming Libas. Good morning sa inyo diyan, lalo na sa Estadian family. Ayan, good morning Ma'am Estadian. Si Ma'am Luz, good morning. At ganun din sa mga diyan sa may malaking bato na hindi ko alam kung dinudurog na madahan-dahan. Yung Yo Santos family, Gadingan, at yung mga brown na jeep, yung terminal. Nako, talagang nakatutok sa atin yan. Good morning sa inyo dyan. At ng mga taga Tricycle Operator Drivers Association ng Forestry, good morning din. At sa mga taga Purok Dusi naman dyan sa Old Cabalan, yan, Di Guzman, Alba, at Gregorio family, good morning sa inyong lahat dyan. Sa mga taga Purok, taga Old Cabalan. Dito naman sa Forestry, yan, binabati natin ang Munong family, si Kanich, at ganun din ang mga Tugade, yan, Ramirez, Apak, yan, Aquino, Laksa, Tolentino, Dumangas, Surya, at ganun din itong pamilya ng mga opisyal ng barangay. Good morning sa inyong lahat. At ganun din dyan sa ating mga kaibigan na mga kunsyal na talagang gumawa ng paraan. Bagamat sa ibang linya yan, ibang partido yan si Bas Palo, talagang okay lang. Dahil maganda naman ang ginawa niyang serbisyo sa kanyang barangay.
Good morning mga konsehal ng Barangay Old Kabalahan. Bagamat taga-ibang planeta, si Kapitan Baspalo, binabati ko pa rin. Good morning sa iyo, Kapitan Baspalo. La-line up daw yan kay Paulino. Pero alalahanin ninyo, ang la-line up sa mahina, mahahatak sa pagkahina. Okay, good morning, good morning. Nanundot agad. Binabati ko ng mga taga Barangay Santa Rita at taga Barangay West Bahak-Bahak, yung aking idolong kapitan, Kapitan Capistrano. Nung kakararating ko pa lamang ng Ulongga po noong 1980s, 1980, dumating kasi ako rito 1989. Doon talagang ibang-iba ang dating ng Capistrano. Kaya saludo ako dyan. Idolo ko yung kapitan na yan. Ayan. Good morning sa iyo, sir. At dito naman sa Barangay East Bakbahak, mga kapita kay Kapitan Aplan at Ablan at sa kanyang mga konsehal dyan. Good morning. At lalo na dyan sa East Bakbahak kay si Nanay Floring. Good morning. Nanay, kumusta po kayo? At pamilyang mayor po yan, mga kaibigan. At ganun din po ang ito namang pamilyang Trinidad na si Magdalena Trinidad na nakatutok din sa atin dyan sa Barangay East Bahak-Bahak. Pinabati ko na mga taga-barangay, kalalaki, asinan, kababae, Westapinak, Estapinak. Habagan sa balikain naman, nandiyan naman ang aking idolo na si Wilfredo Magpayo. Magpayo family, good morning! At ganun din sa ating mga kababayan dyan, ang mga kabarangay sa Kalaklan, Gordon Heights, Kalamba family. Yan, at Mabayuhan, at yung Hickart family. Yan. At ganun din dito sa ating mga taga-barangay Barito. Good morning, good morning, good morning! Lalo na po sa bayan ng Subic. Napakarami pong nanonood sa atin dyan. Subic, Castilejos, hanggang dyan sa San Marcelino, San Antonio. O yung mga nagpapabati sa akin ng mga taga San Antonio, ha? Eh yung pag hindi po inabot ng napakarami naman kasintex, pasensya po kayo. Minsan, dadalaw ako dyan sa inyong lugar. At ganun din po, Barangay San Narciso, San Felipe, hanggang Kabanggan at Butulan, hanggang sa dulo ng dulo, kadulo-duluhan na ng Zambales, sa mga nagbubukas na ng live stream. Good morning! Sa mga Zambalidyo ay maganday aloy ko yung mga kaganawan. Maganda aloy ko yung mga kaganawan sa mga Zambalinyo. At na imbag na bigat na kayo amin na po. Maya pa baki kayungan sa mga kapangpangan. Assalamu alaikum naman sa ating mga kapatid na mga Muslim. Mayong buntag sa mga Naminaw ug nananaog mga Bisaya. At maupay na aga sa mga Waray. At mayong aga sa inyong tanan na mga Ilunggot Ilungga. Sa ang mayayamang tao sa Pilipinas, ang pera ginapiko ginapala, ginabulgos din ang utang. Puhin niyo samahan sa loob ng ilang oras. Masama po tayo sa programang Bigwas, ang inyo pong sumbungan, Tommy Abili po. Yan, ha? At tayo naman po ay magbabasa muna ng inyong mga text message. Bago tayo, bago po tayo papasok na sa ating mga, yan na, ito na. Ilan na pumasok? Buksan ko muna ang mahiwagang kaban kung ilan ang pumasok. 504 na mga texts. Swerteng mauna. Okay, bago mamaya, papasok po tayo mamaya paksain eh. Ayan, ha. Okay, ito dito tayo mag-umpisa. Galing sa 0907. Sabi niya rito. Ayan, ha. Good morning sa iyo, Kuya Bigwas. Pakibati naman po ako sa Ondalusa family. Nasa Kabalan po sila ngayon. Nanonood po sila ngayon sa iyo. Kuya Bigwas, salamat po. Ayan.
Good morning, Ondalusa family. Salamat sa inyong panunood ngayon. Sana'y nagiging tapos ng inyong almusal at nagkape o ano. At lalo na't parisa ninyo ng kamote, na nilagang kamote. Yan, kapag sumingaw si Haring Hangin, masama ang amoy. Hey, ito naman 0909. Good aim, Bigwas. Kailangan na ba ngayon ng PIN number? Itong TIN number ng ito po sa BIR po ito. Pag kumuha ng driver's license, paano po kapag walang trabaho ay hindi makakuha ng lisensya? Dahil pag walang trabaho ay wala rin TIN, walang TIN number. Sa katulad ko na nasa Manila ang agency, kailangan ko pa bang pumunta sa Manila para magpapirma lamang ng form para makakuha ng TIN number? Salamat at happy anniversary, Bigwas, and more power. God bless. Ayun, salamat naman. Isingit din niya ang anniversary. Mapapasok siya sa librong kasaysayan ng Bigwas. Okay, ganito na lang. Atin pong, ang alam ko po, hindi naman nga, sabihin mo lang na requirements po ito doon sa driver's license. Paliwanagan mo po yan si Tolentino, yung taga-BIR dyan. Sabihin mo, kaya nga ako magdadrive. Dahil mag-a-apply nga ako, kailangan ko lisensya. Kaya nire-require ito. Paliwanagan na lamang po ninyo, ha. Ngayon, kung talagang hindi talaga sumusunod, ay baka yan ay ipinatutupad na talaga ng ating pamahalaan. Anong gagawin natin? Ang mali ata, ano? Ako, kumuha ko ng TIN, wala pa akong trabaho. Bakit mahahanapan pa ako trabaho? Kaya nga ako kukuha ng TIN dahil mag-a-apply ako. Mga kumag din ito. Paliwanag nyo po yan dyan. Sabihin nyo, paano ako tatanggapin doon sa aking ina-applyan? Kailangan ng requirements. Doon sa requirements, kailangan din ang TIN. Anak ng tinupak. Ito naman, galing sa 0999. Magandang umaga po, Bigwas. Pakibati naman po si Raymart Mirador at Raymond Mirador at Bernard Ocampo, Maria Teresa Mirador, ng magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, mga taga-subaybay, binabasa ng inyong kaibigan. Idol, good day po. Tanong ko lang po kung kailangan pa yung permit pag magpapariprap. Kasi tabing sapa po kami. Salamat po. Ngayon, kung nasa iyo pong nababakuran yan, kailangan pa rin po ang permit galing sa barangay kapag ikay nagpapariprap. Kasi, pero kung tutusin, sarili mo na yan, dapat hindi na, di ba? Kaso lang, siyempre, ang barangay, gustong makilala, wala. Talagang kuhaan mo na lang ng barangay permit yan na nagpapariprap ka. Pero kung ikaw lang ang magre-reprap, isa-isa lang, parang libangan mo lang, dahan-dahanin mo lang para hindi gumuho yung lupa na inaalagaan mo, baka mapunta lahat sa ilog, di ba? Okay, ganito naman na masyado kasing mahigpit ang ating ano ngayon. Puro palpak naman ang pamamalakad. Okay, ganito naman, galing naman sa 0907. Good day, Bigwas. Sobra naman sa City Health. Sa City Health, inanahiya. May post pa sila sa labas na no lunch break. Pagpunta ko noon, alas 12, sarado na. Sarado na sila. At nag-lunch break daw sila. Naku, pinatay nilang ilaw. Natutulog sa kangkungan, nakasandal sa upuan. At alauna, Jays na, silang nagbukas. Yan, ang kakapal ng muka. Sabi, walang lunch break. Tapos pagdating pala na eksaktong oras, bigla nilang patayin yung ilaw. Tapos kain mo na sila. Pagkatapos sabay sandal. Nakaandar ang aircon. Ang iba nandoon na sa ibabaw ng lamesa. Natutulog. Ginagawa ko rin yan dati.
pagdating ng alauna, naka-alarm. Bukas, alauna. Alauna, Jace, alauna, imedya. Tablan naman na sana ng hiya. Magbago na tayo. 2050 na. Baka mamaya sa pagtulog ninyo, bigla kayong biglang pumutok yung pankreas ninyo. Dahil pag kumain, dapat isang oras bago matulog, di ba? Eh, kapag ganon, eh, kumain ka kayo kagad. Ilang minuto lamang, natulog kayo kagad. Eh, baka pumutok yung pankreas ninyo. Bangungot, kalalabasan ninyo. Nako, karma ang inabot. Inuha kagad. Ah, 0948 naman. Ang dulo naman nito ay 234. Sir, good morning po. May program na po ba? Kanina po itong text niya. Yes, live po tayo ngayon. Live na live. Ito naman. Oh, kanina ang iba, madaling araw, nag-text na sila para mauna mabasa yung kanila. Grabe. Grabe naman po. Parang nauunahan talaga, no? Tagay mo yung alas 5.15 ng umaga, nag-text na. Alas 9 pa programa ng Nicholas. Meron pa dito alas 2. Ano yan? Sigurado talagang mababasa yan. Okay, ito naman. Kung sa Metro Manila gusto nilang magtayo pa ng museum para malaman ng mga kabataan ang kahalagahan ng EDSA, dito sa Gapo, naisirain ang museum para magpatayo lamang ng mall. Iba talaga ang utak ni Rolin Paulino. Administration, imbis na pasulong. Ito Paulino administration, imbis na pasulong, ay paurong. Ayan ang sinasabi nila sa inyo. Nagkamali tayo ng buto. Eh, pareho naman. Ako na, nagkamali din. Sorry po. Paguhin na lang natin sa susunod. Huwag na nating iboto to. Totoo lang naman eh, mga historical talaga dapat kasi. Mantake mo pati Luneta, mayroon ng museum yan. Para makita yung mga kasaysayan, mga kaganapan, o ano man mga dapat talagang malaman ng mga kabataan. Para hindi mawala sa ating mga isipan, sa ating mga kultura, kung anong kaganapan noong panahon. Ay dito, iba. Tanggalin si museum, tayuan ng mall. Tama nga naman. Tapos lagyan ng erator ng tinatawag nilang fountain diyan sa ilog. Di ba? Tayuan ng mall, lagyan ng fountain sa ilog, ibubuga, puro putik, amoy ang baho. Ayan. Nangamoy ang ulongga po dahil kay Paulino. Ayan. Mamaya, meron tayong maganda. Maganda ako. Ito muna. Sige, papasok muna ako dahil walang commercial eh. Hindi suminyas yung aking engineer. Kaya, walang commercial. Kaya tuloy-tuloy ako. Ito. Mayroon po akong, ito po yung pinapasok ko na, segment ko na to lagi. May blind item po tayo mga kaibigan. Bago ko basahin ang iba ninyong, inyong mga mensahe. Ayon dito sa akin ha, mayroon na kasi nga nakasulat dito in aking mga bigwas ay ng City Hall. Eto, mga kaibigan, sa mga nanonood po, ang akin pong tinutukoy ay sa Olongapo City, Philippines po ha. Eh wala pa akong nakukuha na yung mga sundong ninyo kung saang mga lugar. Kaya wala pa akong mabibigwasan dyan sa inyo. Ito muna sa Olongapo. Ayon sa aking mata, dyan sa loob ng City Hall, mayroong politiko. Isang politiko na malikot sa chikiting. Malikot. Malikot na malikot. Ayan. At ito ay nagkaroon ng isang girlfriend. Isang politiko po ito, mga katuto, sa City Hall po ng Olongapo City. Nagkaroon po ito ng girlfriend. Ang girlfriend po ay ang kanyang chikinidang ay iskandalusa. Yan ha.
Iskandalusa ang chikididang ni Mr. Politiko. Kumaybayan ninyo. Siguro buwapasok na sa isipan ninyo kung sino-sino ang mga ito. Ito ha. Dahil problema do itong si Mr. Politiko sa kanyang chikididang na iskandalusa. Alam niyo po ba mga kaibigan? Ay kumuha ito ng isang lalaki na binayaran para ligawan lamang si chikididang na iskandalusa. Kayo na mag-isip dito ha kung sino ito. Ayon sa aking mata sa loob ng City Hall ng Olongapo City. Itong si Politiko. Si Politiko ay na malikot sa chikididang na namumroblema dahil sa sobrang iskandalusa ni chikididang. Abay! Ayon sa aking mata, ang lalaki ay pinirol din sa loob ng City Hall para lamang ipipirol lamang siya kung mapapasagot si iskandalusang chikididang. At nang mapasagot si iskandalusang chikididang, nakapirol na. Naibsan ngayon ang problema ni Mr. Politiko ng Olongapo City. May sweldo na si Mr. Nanliligaw kay Chikididang. May sweldo na. Basta paibigin lamang ng husto si Chikididang para wag nang mag-iskandalo. Ano? May naisip na kayo? Gusto niyong malaman kung sino yan? Ano? Alam niyo po ba kung sino yan? Si Mr. Politiko na nagbabayad lamang ng isang lalaki para hindi na manggulo si iskandalusang chikininang. At ngayon, medyo naibsan ang sakit ng ulo ni Mr. Politiko. Gusto niyo po bang malaman kung sino ito? Si Mr. Politiko na mahilig sa mga chikiting, malikot. Kaya tuloy nakatsamba ng iskandalusa. Ngayon, wala ako tinutumbok ha. Baka sino yung mag-aaway ng mag-girlfriend dyan. wala akong tinutumbok. Kung mag-aaway kayong mag-shoota dyan, wala akong pakialam. Basta ito'y blind items. Nakapirol na si Mr. Salvador. Tagapagligtas eh. Ang tawag noon Salvador sa Kastila. Salvation. Siya ngayon ang magliligtas doon kay Mr. Politiko. Para hindi na iskandaluhin ni Chikididang. Ngayon, gusto niyong malaman kung sino itong si Mr. Politiko at sino itong babae na naging chikididang ni Mr. Politiko. Siya po ay nag-umpisa, ang pangalan niya ay nag-umpisa po sa litrang ano ito? Anong text ito? Ito. Ayan nga, may text nga. Anong sabi niya rito? Ayon. Okay, ganito. Ang
initial na pangalan ni ni Chikididang na Iskandalusa ay si May, ay si Aim. Aim as May. Yan ha. May. Kaya tahimik ngayon si Mr. Politiko. Hindi niya ay di alam ni Chikididang na payad si kanyang boyfriend. Kaya ang sabi ni Mr. Politiko, at least wala na siyang sakit ng ulo, patawad na lamang umano. Kaibigan, kung sino hindi alam ni Chikididang, ngayon nalalaman na ni si Nim ni Chikididang na siya pala ang kanyang minamahal ngayon ay bayad ni Mr. Politiko. Sigurado ito ang sigaw ni Miss Chikididang. Aray! Aray! Kaibigan, nagtatapos ang ating blind items. Alam na ninyo yan kung sinong politikong yan. Ang matulis. Kaya, sigurado awa ito katakot-takot. Wala akong tinumbok. Yung may mga girlfriend at boyfriend dyan, si Sean. Huwag kayong magalit. Wala akong tinutumbo. Okay, dito naman tayo. Babasahin ko muna saglit itong panawagan ng isang kaibigan. Good evening po. Panawagan lang po. Sir, ipinapahalam ko lang po sa mga kamag-anak ni Edwin Dulyas. Dulas ba ito o Dulyas? Edwin Dulas na sumakabilang buhay na po ang kanilang kamag-anak na si Edwin Dulas. Ha, Edwin Dulas, ang kanyang labi po ay nasa Cubao at iuuwi sa Friday para ilibing sa iba Sambales. Salamat po sir at bigwas mabuhay po kayo. Yun ha. Yan, pinanawagan po natin sa mga nanonood po ngayon, sa mga kamag-anak ni Edwin Dulas, ay si Edwin Dulas po ay sumakabilang buhay na at sa kasalukuyan ay siya po ay nakaburol ngayon sa Cubao at iuuwi naman ito sa araw na ng Biyernes. Kailan ito? Sunod araw. Ano, para ilibing naman po siya sa iba Sambales. Para doon sa mga kamag-anak ni Edwin Dulas, ay pwede na kayong makipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anak para masilayan ninyo ang kahit sa huling panahon itong si Edwin Dulas na sumakabilang buhay na. Okay. Ito naman, galing naman sa 0998. Okay. Good evening, Sir Tommy. Ang galing nyo po talaga. Pakigreet naman po kami. Pakigreet naman po kami dito. Sa Quartagram, Ponsia po. From Mavic and Jusa Rini. Rini Fee. Rini Fee pala siya. Jusa Rini Fee. Mga idol ko to eh. Itong dalawang ito, idol ko to. Si Ma'am Mavic at Jusa Rini Fee. Akala ko Fee lang. Akala ko Felicidad. Hindi pala. Jusa Rini Fee pala ang pangalan ni Madam. Good morning sa inyo dyan ha. Nagkape na po ba kayo mga Madam? Okay, ito naman.
At galing naman po ito sa 0907. Eto, Sir Tommy, good evening po. Pakibati na lamang po yung mga kapitbahay kong chismusa dito sa Cell 1, Gordon Heights. Nakatutok po sa programa ninyo. Lalong-lalo na kay Tara Titat. Ayos na pangalan to, Tara Titat talaga. Mukhang muntik-muntik kasi matulad ni ni Chikididang na skandalusa. Araw-arawin natin, maglagay tayo ng blind items. Eto po mga kaibigan. Kayo po sa mga reporter po natin, kayo po ang tumawag dahil hindi ko na po niluludan itong aking cellphone dahil kawatan itong smart na ito. Hindi na nagtagaw lahat ng load ko. Load lang ako kagad para i-unlay ko. Pagkapasok naman ako kagad ng ringtone. Kahit ayaw ko, walang magawa, ipinasok kagad. Kaya ayaw ko ng paludan ito. Tingnan natin. Gawan ko ng mga siguro 2 taon walang load to. Tingnan natin kung hindi ito titino. Mag-globe ang aking paluludan mamaya. Kayo na po ang tumawag, mga reporter. Kung gusto ninyong pumukol, tumawag kayo kagad para ipukul kagad ninyo yung inyong mga dalang mga balita ngayon, mga kayo mga reporter. Okay, ito naman, balik tayo ngayon dito sa ating ating paksahin, sa ating mga pagbabasa ng mga text message. Na, ano to? Bakit? Anong nangyari? Hala, naubos. Ano? Ito siya, sige. Ito naman ang galing sa 0920. Para malimutan ng tao, para malimutan ng tao ang achievement ng Gordon, sa totoo lang po, we hit him. Yung mga picture, mga government official sa gapo, ilagay namin sa dartboard at target namin bullseye. Kasi bininta na ni Paulino ang Marikit hanggang Gordon College, pati pa naman OCC, ano to, Olongapo Convention Center at museum. Kasi landmark po yan dito sa Gapo. Gordon nagpapagawa niyan, ala siya ganitong achievement. Kaya yung mga official ngayon ng Olongapo, gagawin na nilang dartboard. Tatargetin nila ng pana. Galit na sila. Yan ha. Galit na ang ating mga kababayan sa ginagawa nila. Mga sinungaling pa naman. Ay nako, saksaka ng sinungaling. Ewan ko ba, saan ba'y pinaglihiyan yung mga pumag na yan? Bakit saksaka ng sinungaling yan? Ito! 0927. Idol, good morning po. Sabi niya, pwede po bang, baka pwede naman paki-busis naman. Sabi niya, baka pwedeng paki-busis naman. Kasi dapat ngayon, ngayong buwan, na ibigay na ang aming clothing allowance, productivity ng mga employee dito sa City Hall. Matatapos na itong buwan na ito, idol. Wala pa rin. Pangdagdag kasi yun ng panggastos. Sayang naman po, idol. Maraming salamat po. God bless, idol. Taga City Hall na ito, ha. Hoy, Paulino! Alam ko namang nakatutok kayo ngayon. Mayor Paulino, anong ginagawa? Adagukan mo kaya minsan yung iyong mga division chief. Yung inaasahan ng mga manggagawa. Yung clothing allowance daw nila at yung productivity ng mga employee sa City Hall. Hindi
pa ninyo ibinigay. Baka mamaya itaya mo na na sabong yan. Kasi mahilig sa sabong. Baka nagbakasakaling manalo mo na at kumita bago ibigay. Sir! Mga sir! Yan sa City Hall. Hoy, clothing allowance daw nila. Wala pa hanggang ngayon. Ay, anak kayo ng tinapa. Pinaglihi ata kayo sa napakasinungaling na tao. Ibigay na ninyo yan. Yan, ha? Yan po'y galing sa ating mga kaibigan dyan sa loob ng City Hall. O. Kala nila kasi wala tayong mga mata dyan sa loob ng City Hall. Ay, ang dami. Yan ang problema nyo ngayon. Sabi naman dito isa, ako po'y nanawagan. Pakinalamang po yung magulang ko. Ako'y taga Kabanggan, Sambales. Nini ko ang name ko po ay Joshua Ruanto. Ruanto Dait. Ngayon, nanawagan po, ano po yung pananawagan niyo po? Ay, sabi niyo po, ako po'y nanawagan na pakihanap siguro to. Kasi NAP lang eh. Ako'y nanawagan na magkalayo. Nandito pala yung hanap. Ako po ay nanawagan na pakihanap po yung magulang ko. Ako ay taga Kabanggan, Sambales. Ang name ko po ay si Joshua Ruanto. Yun. Sa mga magulang po, yung magulang ni Joshua Ruanto, hinahanap po kayo ng anak ninyo. Baliktad din kayo, ano? Kayo ngayon hinahanap ng anak. Baliktad. Diba ang magulang ang naghahanap ng anak? Sir, ako po ay residente ng Nagyantok. Nais ko pong malaman kung lahat na ililipat sa amin ang titulo na ipinangako ng Hanjin. Mag-aanim na tao na kami, wala pa rin liwanag. Ganon! Hoy, Hanjin ha! Kayo yung mga singkit na mata dyan, ayos-ayosin niyo. Sabi niya, residente po ako ng Nagyantok. Sabi niya ha, ako po ay residente ng Nagyantok. Nais ko pong malaman kung kailan ilipat sa amin ang mga titulo na ipinangako ng Hanjin na mag-aanim na tao na kami. Wala pa rin liwanag. Follow up niyo po sa Registry of Deeds po. Baka sakali. Pag wala, sabay-sabay kayo gumawa ng petition. Palayasin ninyo yan. Okay, good morning naman. Tayo naman tatanggap na ng balita mula sa labas ng ating himpilan. At ito naman po yung mga balitang dala ng ating mga reporter. Good morning. Good morning. Isa na ito, Mike? Good morning. Ay, anak. Nasaan ba yung tumawag? Okay, Miguel, tumawag ka ulit. Tumawag. Huwag niyong iniri ko na kayo eh. Basta monitor kayo kagad. Pag naka-monitor na kayo, huwag na ninyong patayin yung inyong linya. Pag binigyan ko na kayo ng monitor, huwag na ninyong patayin dahil tatawagan ko na kayo. Maya-maya, hindi naman kayo mauubos dahil naka-unli kayo eh. Yan ha. Okay, ito naman, galing naman po ito sa... At magbabasa na po tayo uli ng inyong mga text message. Ito, yan, napakarami naman talaga. Sige, huwag kayo mag-alala, mauubos din to. 0910, Morning Bigwas, anong bari? Pakibati sigurado to. Pakibati ang Gonzaga family at happy birthday kay Elmer. Salamat po. Good morning. Okay. Ito na naman ha. Okay, huwag mong ibababa. Ha? Okay, huwag mong ibababa. Habang ako'y nagbabasa, mag-monitor muna kayo diyan ha. At ito po ay bigyan ko muna ng pansin. Itong 0910. Good morning, Bigwas. Pakibati na lamang po ang Gonzaga family. At happy birthday kay Elmer.
Salamat po. Good morning. Ibig sabihin, birthday ni Elmer. Good morning. Happy birthday, Elmer. Okay, ito naman sa 0932. Mr. Bigwas, sana po ako sa inyong katapangan. Sana po marami pang katulad ninyong pakip-up, katulad ninyong mga commentator. Pakibati na lamang po ang operator kong, ang operator ko, pamilyang Aduna at De La Cruz, ang bumibiyahe, Ray De La Cruz, na Ray De La Cruz Nangat Bunton. Good morning, Bigwas. Pakibati po ang asawa ko rin na si Reynaldo. Good morning sa iyo, Reynaldo, at sa pamilyang Nangat Bunton. Sir Tommy, good morning po. Congrats po. Congrats for your anniversary. Pakibati naman po ang balik-balik elementary school. Success po ng kanilang mushroom production project. Salamat po. Hoy, maganda yan. Malakas sa ang daming in-demand yan. In-demand talaga ang mushroom. Kaya marami po talagang o-order dyan. Lalo na medyo yung medyo brown na medyo pabuka na, ay malasa po yan. Dahil dyan sa kabalan, mushroom po. Ako po yung unang-unang nagpapatanim ng mga mushroom sa New Kabalan, 1995. Okay mga kaibigan, tatanggap naman po tayo ng balita mula sa labas ng ating himpilan. Good morning. Yes, good morning. Ay, yes, Tommy. Yan, si Mike Bertudaso. Yes, Tommy. Nababahala na ang barangay West Bakbak dahil sa kakulangan ng mga street light. Sa street light? Street light dahil lamang sa di makatao sa pagputong nito ng kuryente na po Electric Distribution Corporation po EDC. Ayan kay Kapitan Capistrano. Kung talagang may utang ang barangay mo sa kuryente. Ayan, kung bakit ba? Saan ka ba nagpunta? Ang madaan na nakalang kuryente o pang may pasan ng ano ba yan, Mike? Bakit pupunta ka? Si Mike Bergaso para sa SBC News TV dito. Anak ka ng titing. Talaga naman, anong nangyari sa'yo? Bakit putol-putol ka? Ikaw ba'y tumatakbo habang nagre-report? Ay, kapag maganda na ang signal, huwag nang gumalaw. Dahil kapag akala ko nga, hinahabol ka na ng mga tauhan ng City Hall. Dahil putol-putol yung balita mo, wala ko naintindihan. Kasusunod, kapag maganda na ang signal, pumisto na sa isang pwesto at huwag na talagang umalis para hindi. Wala ko naintindihan kahit isa. Mga kaibigan, babalik ko ako pagkalipas lamang po kagad ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, tayo naman ay patuloy na sa ating programang Bigwas. Balitang, magbibigay muna tayo ng balita. Drug pusher at 10 iba pa huli sa drug operation. Nahulog sa bitag ng mga tauhan ng Subic PNP ang isang drug pusher at 10 pang mga kasamahan nito sa isinagawang drug operation sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Kinilala ng pulisya ang drug pusher na si Armando Habal, 46 anyos, ng Sitio Tahimik, Barangay Kalapakuan. Ayon sa ulat na si Habal at ang 10 pang mga kasamahan nito ay nagkakasabwat na magbibenta ng plastic sachet ng shabu sa isang police asset at nagpapanggap na buyer sa halagang 500 piso na na-recover po sa pag-iingat ng mga suspect ang 4 na plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Ang mga suspect ay nakadetini na ngayon sa Subic PNP Detention Cell at pinaghaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala mga kaibigan, asawa naman ng barangay chairman ng sa Zambales, nasabugan ng bomba, patay.
Nagkawatak-watak po ang katawan nito. Ito po mga kaibigan, nagkagutay-gutay ang katawan ng asawa ng isang barangay chairman nang nasabugan ito ng isang bomba sa loob ng kanilang bahay sa Purok 6, Barangay Angeles, San Antonio, Zambales. Kinilala ng pulisya, kinilala ni Police Inspector Jonathan Bardahi, hepe ng San Antonio Police, ang biktima na si Rubilin Hardin, 46 anyos at asawa ni Barangay Chairman Angeles. Asawa ni Barangay Angeles Chairman na Marlon Hardin. Batay sa imbestigasyon ng mga pulisya, nakita ni Barangay Chairman sa harapan ng kanilang gate ang isang aluminum na mayroong thermos-like container. At nang ito ay kanyang alugin, ay narinig niya ito na mayroong tilay coins o mga barya sa loob. Kung kaya, sinikap agad nitong buksan, pero hindi niya magawa dahil sa pagmamadaling umatend ng flag raising ceremony sa San Antonio Municipal Hall. Kung kaya, iniwan ito sa kanyang teres ng kanilang tindahan. Nang makita naman ng kanyang misis ni Kapitan ang aluminum thermos like container sa pag-aakalang ito ay isang alkansya, ay pilit nitong binuksan habang ito ay nakaupo sa Cleopatra wooden chair, nang bigla na lamang itong sumabog. Sa pagsisiyasat ng suko, ito ay isang pipe bomb na ginamitan ng 9 volts na baterya at naglalaman ng mga tagpipisong coins ng magsilbing shrapnel. Ayon sa pulisya, ng bomb expert ang may gawa nito habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at ang motibo na mayroong kinalaman sa negosyo. Ayun mga kaibigan, isang asawa ng kapitan ang nasabugan ng bomba dyan sa San Marcelino, Zambales. Samantala mga kaibigan, sa Subic, Zambales naman, ipinag-utos na ni Subic Mayor Jefferson Punghon ang pagpapasara sa Chowking, Subic dahil sa hindi nito pagbabayad ng kaukulang buwis na umaabot sa 1.6 million. Ayon kay Mayor Punghon, ngayong 2015 ay panglimang taon na na hindi nagbabayad ng buwis sa pamahalaang bayan ang may-ari ng Chowking, kung kaya nagpasya itong ipasara. Dagdag pa ni ng alkalde, nagsimula nga di nagbabayad ang ng taunang buwis ang Chowking noong 2011 sa halagang 250,000 kada taon. Subalit puro na lamang promissory note ang ginagawa ng may-ari ng Chowking. Nakakahiyang isara, pero hindi, ayon kay Mayor Jay Kunghon, nakakahiya umanong isara pero hindi naman nagbabayad ng buwis. Ayaw nating mawala yang mga malalaking establishmento dito sa Subic. Subalit, ayon yan kay Kunghon, subalit napipilitan silang isara dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Yan po mga kaibigan, ang isa po sa mga balita ngayon na ating nakalap mula sa labas ng ating himpilan. Ito naman, mula naman sa mga text natin. Good morning, Bigwas. Babati naman po ang namumuno ng Tax Force, Madam Irma. Ha? Good morning, Bigwas. Pakibati naman po sa namumuno ng Tax Force, Madam Irma Manalang at si Lexter Danuya, sa ginawa nilang project sa mga vendors dito sa 21.
street na nagkaroon ng lamisa. Labis kami nagpapasalamat ayon sa mga vendors. Ayan ha, nagpasalamat daw ang mga vendors, kaya sige. At ito naman na balita naman mula sa labas ng ating himpilan. Good morning sa iyo. Sino to? Ding. Yes, Tom. Magandang umaga. Tom, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng tagapanood mo sa Palatuntunang Bigwas at tagapakinig sa Radyo DWGO. Hindi lahat ng politiko to may maaasahan pagdating sa tinatawag na public service. Ano? At kung meron man, gumagawa ng pagtulong sa mga nangangailangan o kaya gagawa ng mga infrastructure projects, mapapansin mo ang pagkalaki-laking mukha sa billboard. Recently, Tom, may nakilala tayong isang maginoo na walang hinatupan sa buhay kundi ang tumulong sa mga nangangailangan at mga kapuspalag na mga mamamayan sa kanyang lugar sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap na may parating sa kasalukuyang Pangulo na si President Aquino. Salamat naman sa Diyos at hindi nagkahit ng ayuda ang Pangulo nang matanggap nito ang isang liham ng isang Joey Timog. Si Joey Timog po ay lumiham kay Pangulong Aquino na kailangan ng 20 classrooms sa Subic National High School, at agad-agad tinugunan po naman ng Pangulo sa hanggang sa ito'y natapos noong Disyembre nakarang taon, 2014. At kasalukuyan na pong ginagamit ito ng mga estudyante sa naturang paaralan. At marami pang proyekto ito ang naiambag nitong si Joey sa lokal na pamahalaan. Papailaw sa mga madidilim na bahagi ng lugar sa Barangay San Isidro, at hindi maglalaon ay magkakaroon din naman ng liwanag ang buhay ng mga taga-pamatawan sa pamamagitan ng pagpapailaw sa nabanggit na lugar. Yan ang balita, Tom, from Subic sa Baris. Ako si Ding Grabo para sa SBC News, TV22 at ng DWGO. Yan po mga kaibigan ang balitang hatid ni Ding Grabo dyan sa labas ng ating impilan. Dalawang classroom ang naipapatayo ng isang ordinaryong mamamayan. Ha? Maganda yun ha. Hindi lamang politiko ang tumulong kundi pati mamamayan ha, ordinaryong mamamayan. Okay. Sa West Bahak-Bahak naman ay mayroon daw nga 200 na mga bumbilya naman ang nakahanda na para lagyan ng ilaw ang kanilang kapaligiran. Project po yan ng Barangay West Bahak-Bahak. Okay po mga kaibigan, babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation, himpilan ng radyo DWGO, 1008 kHz, kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Cakeologists Incorporated, we are making your dreams a reality. Learn cooking, bartending, housekeeping, HRM, tourism, criminology, and other courses of your choice. SBCI offers only the best quality programs and facilities which are designed to equip the students for their future. SBCI produces quality graduates that can readily compete and be launched in various professional fields and business industries. Enroll now at SBCI, because at Subic Bay Colleges Incorporated, we are making your dreams a reality. I am Walter Gidapurneon, and of course, you're watching on TV22 Big Watch. Thank you. Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating programa. At atin naman pong ulitin ko pagbasa po itong kanyang text mula sa 0948. Good morning Bigwas, pabati naman po sa namumuno ng tax force, Madam Irma Manalang at si Lexter Danuya, sa ginawa nilang project sa mga vendors sa dito sa 21 Street. Na nagkaroon na ng lamisa, labis kaming nagpapasalamat para magkaroon ng kaayusan na mabuhay nagkaroon ng kaayusan. Okay, diyan sa lot 21.
Ano dito sa 21 Street ba yan? Mabuhay po kayo, Ma'am Irma at Sir Lex. Yan, pagbati po yan sa 0948. Yan ha. O, kahit na medyan minsan na nakatanggap tayo ng negatibo para dyan kay Irma Manalang, binati rin natin itong pagbati mula naman sa kanyang mga supporter. Ang programang ito ay wala naman po talagang kinikilingan. Basta yan ay mensahe ninyo. Sabi naman dito, good morning Bigwas. Ayan, inulit lamang niya. Okay. At dito naman, magbabasa muna tayo bago tayo papasok ng isang magandang ating mga magandang paksain maya-maya na ikakagulat ninyo maya-maya. Lamang po ha. Basahin ko muna, babawasan man lamang itong inyong mga text dahil napakarami po na mayroon na dito nagano sa akin eh. Sabi sa akin, bakla, chismoso. Bigwas, bakla ka pala, chismoso ka pala. Eh, siyempre, mayroong blind item eh. Blind items po yun. Hindi nyo naintindihan eh. Ewan ko ba sa iyo? Eh, ngayon lang ata kayo nakakaranas ng ganito rito eh. Sa Lungga po. Bakla daw ako. Eh, kung babae ka lang, huwag kang parang-harang sa akin. Patutunayan ko sa'yong lalaking-lalaki ako. Ayan ha, dito naman sa ating dito naman sa ating, basahin po natin ito. Okay, good morning po. Pakibati po lahat ng mga education na student, especially sa mga graduating po. Saan po ito? Pakibati ang lula ko nga masipag na si Naida San Jose. Saan itong sinasabi mong pakibati lahat ng education student? Especially mga education student ha? Especially sa mga graduating na. Saan po ito? Anong school po ito? Mga education student. Okay naman, dito naman. Magandang umaga po, Bigwas. Babati naman po. Alterado Family. Salamat po, Alterado Family. Binabati po kayo dyan sa inyong panunood ngayon. Magandang umaga po, Bigwas. Pakibati na lamang po ang ate ko na magandang umaga at pakisabi po na gumising na siya. Okay, believe din ako doon sa mga taga ano eh. Sabi nila, taga 25 Street ba yun na nagsabi na kahit na antok sila galing sa kanilang trabaho, eh tinitiis nila, makapanood lamang sila ng Bigwas. Kaya maraming salamat. Alam nyo po, na-appreciate ko yung inyong mga pagmamalasakit sa Ulongga po. Dahil gusto ninyong malaman ang mga kaganapan dito, magamat hininto ko saglit yung aming runda balita sa umaga, dahil mayroon kaming inaayos na mga segment. Hayaan nyo po at ang mga balita lahat ay sisikapin namin. Puro Ulongga po ay doon namin ilalagay. Pero dito magpapasok din kami rito sa Bigwas. Good AM Idol Bigwas, talamak na po talaga ang bintahan ng manok na panabong at dyan mismo na nagsasabong masyado ng marumi ang triangle ngayon. Triangle Park, pasimuno po ang mga government employee, judiciary. Hoy, Mayor Paulino, sampulan mo naman yan, walang hiya yan. Sabi niya, salamat po Bigwas. Yan ha, nangamoy na raw ang Triangle Park dahil yan sa mga panabong. Yan, sabi ng ating texter, Sir Tommy, pakigreet naman po si Buyong ng Banikain at mga barkada. Yan, ngayon ay nanonood sa iyo. Salamat po. Yan ha, Buyong Barkada. Yan, mga barkada ni Buyong nanonood. Binabati ko kayo dyan. Good morning, Bigwas. Tanong ko lang po, bakit sa Ulongga po, Ulongga po City Convention gagawin ngayon, yung space orientation. Dati kasi sa triangle yun na ginaganap. Maraming salamat po. Ay, wala pong nakarating sa akin kung bakit dyan po nila dyan po nila gaganapin. Ewan ko po kung baka ayaw nila ipaalam. Yan. Isa pa po ang mga tanong ko lang po, sana mga teachers ng Gordon Heights National High School, bakit naman po pinagbabawal nila
na magsuot ng jogging pants kahit na Friday. Sayang naman po yung jogging pants kung hindi naman po nila masyadong magagamit sa school. Maraming salamat po, Bigwas. Yan ha, yan po'y puna o bigwas ng ating mga texter doon sa kanilang mga dapat bigwasan. Sir Tommy, good AM po. Pakibigwas naman po ulit yung mga taga Santa Rita, Olongapo City. Ang pulis po ngayon ay namamayagpag pa rin yung tulak sa selto na si alias Bu, kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahuhuli. Nakakapirwisyo na po sila, lalo na po sa madaling araw ang iingay po nila. Ang iingay po kasama pang mga aso, saka dahil naglalakad sigurado ito. Yan ha. Ito naman, Bigwas. Si Mayor po ba yan ng mahilig sa chikiting? Ay, blind item po yun. Morning po, Bigwas. Happy first anniversary sa programa mo. Tanong lang po. Pag nagpapahakot din po yun ng napakalaking truck dito sa Old Cabalan, ay akala ko po ba illegal yun? Ha? Ah? Good morning po, first anniversary sa programa nyo. Tanong ko lang po, naghahakot pa din yung napakalaking truck dito sa Old Cabalan. Alam nyo po bang ginawa nila para kunyari daw gawing legal? Abay, si TK Balde ang naglabas po niyan ng permit. Alam mo bang permit nilagay niya? Ay yung permit to howl. Howling ang ginawa. Itong hindi ko malaman itong si Balde na ito kung anong kabulastugang ginawa nito eh. Itong matanda na consultant ni Paulino na nag-ooperate ng quarry dyan, abay binigyan nila ng permit to howl. May permit to howl, pero yung permit to operate, wala. Iwan ko ba itong administration mo, Mr. Paulino? Ano bang ginagawa mo sa Olongapo? Nako, sa totoo lang, nakakahawa ng Olongapo. Sinalaula ninyo. Kung ikaw nga mayor, alam mong bawal, dapat itigil mo na. Ang tanong dyan, may permit ba yung paghahakot ng mga boulders dyan? Diba, wala. Ang binigay ni Tiki Balde, permit to howl, hindi permit to operate. Dahil walang permit to operate ang pagkwakwari sa ilog dyan sa dulo ng Old Cabalan. Mga kaibigan, mga kababayan sa Olongapo City, doon sa mga nanonood sa iba't ibang lugar, ganun po kapalpak ang aming pamahalaan ngayon sa Olongapo City. Mayroon pong naghahakot para ikwari ang ilog. Ang binigyan po nila ng permit to howl. Walang permit to operate. Walang ECC. Walang kaukulang permit na galing sa DENR. Ay, public po yun eh. Ang problema, binigyan ng permit to howl. Okay, gawin natin no, legal ang paghahakot. Pero yung hinakot, legal ba o illegal? Kaya mga kaibigan, dahil pakapalan na lamang ng mukha ngayon dito sa Olongapo City, Philippines, sa susunod na eleksyon, gaganti tayo. Huwag na nating iboto ang mga yan. Ito naman, mula naman sa 0910. Talamak na talaga ang madruga dito, boss, dito sa Olongapo City. Talagang grabe, lumakas nga ng gusto eh. Gunayin po, Kuya Bigwas, bakit ganito po ngayon ang pamamalakad ng Olongapo City Post Office? Dati, pag kahit registered mail na nasulat mo na may cheque, dinideliver nila sa bahay at hinahanap ka pa talaga para ma-receive mo. E ngayon, ikaw pa ang pupunta ngayon sa post office at makiusap sa kanila para makuha yung cheque mo. O yung kapatid mo sa SSS. Bakit hindi pa rin yata umiiral ang no fixer policy sa Olongapo City, lalo na sa post office? Marami pong salamat sa inyong programa at sana'y matulungan nyo ako sa aking hinaing. Sige
po, pwede po kayo pumunta rito sa studio. Ito naman po, 0946, magandang umaga, idol. Nagtatanong po ako, nagtataka po ako, kasi ako dahil panahon po ni Dick Gordon, nabahag po ang buntot ng mga kriminal, lalo na ang mga sindikato ng droga ngayon, anong droga. Ngayon po, panahon ni Paulino, na baluta na ng kadiliman ng droga ang buong siyudad ng Olongapo City, Philippines. Pati mga batang paslit, gumagamit na rin ng droga. Ako, nakakaawa, nakakabahala na ito, ha. Kampun ni Satanas. Hindi ko na siya banggitin para hindi tayo malibel. Walang pakialam sa lumalabong krimen. Lumalabong krimen sa Olongapo City. Pati mga pulis ni Paulino, ang lakas humigop ng shabu. Hindi kaya ninong ng sindikato ng droga itong baka ako makasuhan dito. Madalas mag-beer house, may magsasabi pa sa likod na kandong na babae, 16 anyos, estudyante ng Kulumban. Alang hiya talaga, matanda na, sobrang libog pa. Huwag na lang isiwalat ang aking cellphone number. Dahil kapitbahay ko po ang malibog. Pinahintulutan na ang paglaganap ng droga sa gabo. Nagmumura na ito. Lumayas ka naman dyan sa City Hall. Lumayas kayo dyan sa City Hall. Yan, ha. Wala siyang tinumbok kung sino yon. Pero bakit sa administrasyong Paulino? Nababaluta na. Sa totoo lang, nakakabahala na po, mga kaibigan. Nakakabahala na na pati mga kabataan ay humihigop na ng droga. Mga kaibigan, itong ating kasalukuyang administrasyon, wala po talaga itong walang layunin kung mapapaganda ba ang Olongapo. Kaya nga ako nagtatanong, eh. Wala po ba talaga kayong layunin na mapapaganda ang Olongapo? Nibagsak na nga tayo lahat sa mga tinatawag nating mga award. Magmula nang umupo kayo, nung una, anong sabi ninyo? Kalahati pa lamang ng taon. Kaya hindi ninyo dapat, huwag nyo kaming hanapan kung ano-ano, dahil kalahati pa lamang ng taon. Ang kalahating taon yan, kay Bong Gordon pa yan. Kaya palpak ang aming pamamalakad. Kaya wala kaming nakuhang award. Lumipas ang isang taon, buong isang taon ngayon, ni award ng kulangot, walang nakuha ang Olongapo City. Bagsak lahat sa performance ang Olongapo City. Ano maipagmamalaki ninyo ngayon? Sasabihin ninyo doon sa nakaraang administrasyon na kayo na ang nakaupo sa loob ng isang taon. Nakakabahala ang pag-upo ninyo dyan. Sa totoo lang. E ngayon, yung mga kabataan, nagsagawa, mga kaibigan, sa mga nanonood ngayon sa iba't ibang dako sa buong mundo, dito sa Pilipinas, sa Olongapo City, na kilalang Subic. Alam niyo po ba, na yung dating mayor na tumakbong congressman, na ngayon ay si dating Bong Gordon, si dating Mayor Bong Gordon, ay inimbitahan po sa isang cultural program sa Olongapo City. Partikular dyan sa Convention Center ng Olongapo City. Siya po'y inimbitahan dahil ang Olongapo noon ay isa lamang barangay na nagmumula sa bayan ng Subic, Zambales.
Ngayon, nang nagiging barangay ito, nakilala ito sa pangalan noon na Ulungga po dahil nandito po ang mga maliliit na bangka, yung tinatawag nilang sibit-sibit. Dahil nakapag-produce itong si Bonggordo ng kanta na sibit-sibit, ang ginawa po kagad nito ay inimbitahan ng mga estudyante si Bong, si ex-mayor Bonggordo para kantahin ang sibit-sibit. Alangan naman si Paulino ang kakanta nun. Diba? Kumanta ngayon si ex-mayor Bonggordo doon sa imbitasyon ng mga kabataan. Tingnan niyo po, ito. Ayan po mga kaibigan, kinanta po yan ni ex-mayor Bonggordo ang sibit-sibit. Ngayon mga kaibigan, at dito po ay nagsasalita ang yung namamahala. Yan ha, mga cultural dance po yan. Yan po'y para buhayin po ang mga ating kulturang Pilipino. Yan po ang nakikita ninyo sa mga TV screen. Yan ha. Ngayon, nagsalita ito ngayong namamahala dyan yung nag-imbita mismo kay ex-mayor Bonggordo. Ito po ang panayam sa namamahala ng nasabing event. Mangingisda na isa sa mga pangunahing hanap buhay sa lungsod. Yung history ng Olongga po na yun ang sibit-sibit, hindi siya ganong nalalaman na tayo ay sibit-sibit. Yun ang opinion ko. And then, ipinakita ko doon ang kaugaliang Pilipino, ang mga bata na laro nung unang panahon. Ang lola, pagbamano, siguro makikita ninyo doon yun. Yun lang. From simpleng pamumuhay, gusto namin ipakita na heto na ngayon tayo, isang maunlad na syudad ng Olongga po. Yan po mga kaibigan ang paliwanag ni Nimpa Ramos. Unang araw, dapat sa pangalawang araw ay tutugtog pa uli ang dating alkalde na nagbigay kasaysayan ng Olongga po City. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari? Pinagbawalan ni Mayor Roland Paulino na imbitahin uli si dating Mayor Bonggordo. Kung hindi ba nalamigan ang bunbunan nito, ay pati pa naman kasaysayan o kultura na dapat malaman ng mga kabataan ay ipinagbabawal pa ni Mayor Paulino na dumalo ang dating alkalde. Pinagalitan niya si Nimpa Ramos. Ayon sa aming source, nagalit ang alkalde ngayon dito sa Olongga po City, Philippines dahil inimbitahan ang dating alkalde na siya yung nagkanta ng sibit-sibit. Ay ano pala ang gusto mo, Mayor Roland Paulino? Ikaw ba ay dapat imbitahan para kantahin ito? Ano bang gusto mong kakanta? Itong paborito mong kanta na ipasok mo doon sa cultural program? Ito ang paboritong kanta siguro na gustong ipasok ni Mayor Roland Paulino. Mga utang di na mabayaran, lahat ng bagay ay nadadaan sa kausapan. Kahit sino pa man ang may kagagawan ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagigiro. Nandirito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa, kami kasama mo. Pahanapin ay kaligayahan, maging ito ay madalang magbawan, sa'yo ay may nakalaan. Kami asahan at ang kalimutan, maging ito ay madalas o minsan, pagkat iba na nga ang may pinasamahan. Kahit sino pa man ang may kagagawan
ang iyong pagkabigo. Ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandito kami ang pagkada mong tunay aawis sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo. Kasama mo. Kasama mo. Kasama mo. Kasama mo. Ah, alam na naman yan ang ipapakita natin sa mga kabataan. Sa halip na yung kantang sibit-sibit dahil nakahanay sa kasaysayan ng Olongapo, alangan naman yan ang itutugtog mo doon at kakantahin mo. Yung asawa mo, asawa, hindi ko na alam kung anong ang dapat idugtong doon. Yun ba ang dapat ipapakita mo sa kabataan? Kaya anong mangyayari? Puro na lamang ba ganun? Galit dito, galit doon. Pamimersonal dito, pamimersonal doon. Ang dami mong ang pangako na hindi natupad. Pati pa naman, namimersonal ka pa hanggang ngayon. Ikaw ay sinungaling. Masyadong kang magaling. Masyadong kang magalitan. Mukha mo'y ang kapal. Yan po mga kaibigan. Ang mga nangyayari sa Olongapo City. Tigilan na ninyo. Gumawa na kayo ng mabuti. Huwag na ninyong gawin pang pamimersonal kung ano ang nakakabuti dito sa Olongapo. Ay, gawin na ninyo. Hindi yung personal, mantakin mo, historical, yung cultural program lamang, pinagbawalan mo. Baka mamaya pati ako pag pumunta ko doon, bawal na rin. Hindi po ganun. Kung ikaw ay ama ng ating lungsod, ay dapat lumawak o malawak ang iyong pangunawa. Ito naman po, at ako naman po ay magbabasa na rin sa uli sa inyong mga text message dito. Nako, napakarami talaga nito. Pasensyaan tayo, 527 po ang inyong mga text ngayon. Sir Abili, good morning po. At anniversary ng inyong programa, pakisabi naman po sa mga kinauukulan na ang laundry shop dito sa 108 Irving Street is Tapinak ay walang business permit from concerned citizen. Okay, tayo na. Oh, taga City Hall, alam ko namang nanonood kayo. Ang higpit-higpit ninyo sa mga business permit. Eh baka naman siningil naman ninyo ito ng skip payment na 100,000 kaya hindi na kumuha ng business permit. Ha? Eh ang business itong negosyong ito ay laundry shop dito sa 108 Irving Street. Walang business permit. Baka mamaya pinersa ninyo yung skip payment. Pumunta kayo rito kapag pinersa kayo. Sir, pabati naman po ang pamilyang Pandao kasi 100 days din po ng tito ko ngayon. Salamat po. 100 days. Wow. Sir, baka yung anong klase 100 days yan, ha? Questionably yan. Masugid niyo po ako, taga-subaybay sa programa ninyo. Kaya di po ako, di ko po palalagpasin ang taus-puso kong pagbati sa inyo ng happy first anniversary. At pakibati na lamang po sa mga Katigawan family at Marunok family from Mr. Hard. Yan, ha? Marunok family at saka Katigawan family, maraming salamat sa inyong pagbati sa akin ng first anniversary ng programang Bigwas. Ito naman mula sa 0948. Bigwas, pabati naman po kami dito sa Iram na nanonood po sa iyo. Ay salamat po, ha. More power po. Ako po ay si Sheila. Good morning sa inyo, Sheila, at sa mga nanonood dyan sa Iram. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito naman mula sa 0908. Good evening po, Mr. Bigwas. Comment ko lang po doon sa terminal ng Victory Liner. Bakit po hindi nahuhuli yung mga kulurom na taxi? Kasi po, nanawagan
nawawala ng mga pasahero yung mga tricycle na nakapila sa terminal ng Victory dahil nga po kinukuha ng mga driver ng kulurom ng taxi dyan sa Victory Terminal. Sana po maaksyonan na ito. Maraming salamat po. Ay mga kulurom na taxi daw dyan, mayroon, ewan ko kung gaano katotoo ito. Sagutin ninyo ito, taga City Hall. 25 mil daw buwan-buwan ang parating dyan sa inyo para sa mga kulurom na taxi. Kaya itong nag-text ito, nalalaman niya ngayon kung totoo itong nakarating sa amin na 25 mil buwan-buwan ang tinatanggap niyo mula sa mga kulurom. Ay Diyos ko por santo, wala na kayong ginawang mabuti. Kaya pati mga tricycle driver, nawawala na ng pasahero. Eto naman, mula sa 0909. Good morning, Bigwas. Pakibigwasan po ang illegal vendors sa gilid ng SM. Diyan po sa hilira ng Los Pueluelos. Wala na po kaming kinikita dahil sa kanilang mga protektado. Dahil sa kanila, mga protektado po sila ng tax force po ni Ruling Paulino sa pamumuno ng Tumboy na tax force. Mapaalis ng mga OTMPs. Kita nyo na, nagkakabistuhan na. Kaya kawawa po ang mga taga-Ulongga po. Ito naman galing sa 0907. Batiin mo sarili mong anniversary. Wala talaga. Babatiin ko sarili ko. Anniversary. Tagumpay ako. Isang taon akong nagtagumpay sa kabila ng kanilang pangsusulsol na dapat ihinto ang Bigwas. May reward pa. Pero ngayon, nagtagumpay ang Bigwas. Kaya, ilang taon pa tayong magsama-sama. Papapayatin ko kayo sa konsumisyon. No. Mantakin nyo. Pati lahat ng mga establishmento, binigyan pa ninyo ako ng mga persona ng grata ko dahil hindi ako katanggap-tanggap. Pati yung Victory Liner na yan, inuuto pa ninyo. Mayroong reporter dyan na walang ginawa kung hindi siraan yung kapwa reporter para hindi bigyan ng pasis ni Bocholo. No, kawawa naman yung ibang mga reporter na umaasa lamang sa pasis. Ito palang mga Victory Liner na ito, mga kulurom din pala itong na bumabiyahe ng Sambales. Marami din palang out of line dyan na mga dapat pala biyahing Baguio to Ulungapo o biyahing Maynila ay pinatatak mo ng Sambales. Mga kulurom din pala karamihan dyan, kaya may ginagawa po ako ngayong paraan para mahuli yan at mag-uusap kami ni Hines. Yan. Kaya pala ayaw ninyong may pumasok dito ng mga ibang mga bus company, ha? Gaano ito katotoo na katulad may isang bus company na gustong pumasok dito? Ewan ko kung totoo itong Peltranco gustong pumasok galing Maynila papuntang Ulungapo. Ay pinatitigil ito ng Victory. Kung gaano katotoo ito na ang Victory Liner ay hinarangan at kinausap ang lokal na pamahalaan na bibigyan ng isang bus kapag harangin lamang ang mga papasok na mga bus company dito. Ayaw nilang may competition. Dapat nga siguro palakasin pa sa ulog at sa kayong ano-ano pang mga bus company, palakasin na ninyo. Pumasok na kayo ng Sambales. Hindi nang sila lamang ang mabubuhay. Mali po yan. Okay, mga kaibigan. At hindi na po talaga tayo, hindi ko na po talaga mauubos ito, ha. Kumuha na ako ng isang minuto. Lumagpas na naman ako. Limang minuto. Sir, happy first anniversary po. More anniversary to come. Salamat naman po. Salamat sa inyong pagsuporta. Hindi po magtatagumpay ang Bigwas kung wala po kayo. Good morning po, Idol Bigwas. Pakibati naman po ang butihin kong kapitan sa Nang Pag-asa na si Kapitan Katulugan at masipag namin na kagawad na si Didoy Rosales. Salamat po. Salamat. Ito naman, mula naman, hindi naman maubos-ubos to. Good day po, Bigwas. Pakibigwasan po ang asawa ko na si Rowena Kayabyab na laging naghihinala sa akin. Alaga.
asawa daw niya naghihinala. Good morning, Bigwas, dahil may kabit daw siya. Good morning, Bigwas. Mabuti nga asawa mo naghihinala eh. Yung iba walang pakiramdam. Good morning, Bigwas. Pabati naman po yung mga tao dito sa bahay ni Kuya Anto dito sa New Kabalan. Si Papa Peter na nanonood po sa inyo ngayon. Oh, mabuhay po kayo dyan sa New Kabalan. Ito naman, good morning po Sir Tommy. Pakibati naman po ang aking asawa na si Sunny Prisado na nanonood po ngayon. Taga subaybay mo kami dito, Bigwas. Araw-araw, ang galing nyo po. Happy first anniversary sa programang Bigwas. Ang galing po. Pabati na lamang po si Mrs. Prisado ng nagbakulaw dito sa Kalaklan. Salamat po. Salamat po sa inyo, ha. Maraming salamat sa inyong suporta. Wala ang Bigwas kung wala kayo. At sabi naman dito sa 0948, ito naman ang sabi niya. May nag-tweet po, bakit daw po ang balita ni natutulog? Ito po ba ay adik? Ayos na. Kasi hindi natutulog ang balita. Kaya daw, adik. Kunin po, idol, kami pong mag-asawa na taga Lawag, San Marcelino, Zambales. Salamat po, God bless po, at huwag po sana kayong magsawa na tumulong sa mga nangangailangan. Salamat naman po sa mga taga Lawag, Barangay Lawag, San Marcelino, Zambales. Alam ko napakarami nanonood sa inyo at umaasa ko na ayos na kayo ni Kapitan. Alam ko na naayos na po kayo. Kaya salamat. Salamat kay Kapitan. Salamat sa inyo. At salamat sa inyong pagtitiwala sa programang ito. Dahil ito po, mga kaibigan, ang isa sa mga natulungan ng programang Bigwas. Yan. At ito naman, mura sa 0939, Ulongga po. Ayan, ito po, kasi marami pong nagtitext na tayo ibang lugar. Ito po, Ulongga po. Good morning po, Sir Bigwas. Pakibigwasan naman po dito sa Santa Rita, Marceline Street. Ang dami po, hindi po pwede banggitin sa area ito, baka may kumakain ng aso. Nakakabwisit po, Mr. Bigwas, mabuhay po kayo from Tonying Ferreras. Hoy, yung dyan daw sa Santa Rita, ha? Marceline Street. Eh, paki-action na naman niyo mga barangay official. Marami daw dumi ng aso dyan na nakakalat. Okay naman, dito naman sa 0939. Go, sir, good evening po. Lagi po akong nakasubaybay sa inyo. At tanong ko lang po kung advisable po ba yung age limit. Ilong-ilo na sa driver. Kasi po, kaya po namin magtrabaho kahit 40 above. Yan po, sino kayang kunsihal na magpapanukala mula dito sa Sanggunian na tanggapin ang edad 40 pataas. Huwag naman dapat age limit, dahil talagang yung 40 hanggang 50 nga mas malalakas pa eh. Bakit kasi pagbawalan? Siguro kaya sila pinagbabawalan dahil nga sa alam nila, marami ng alam at marunong ng sumagot. Kaya ang gusto nila mga bata dahil tamimi. Dapat may magpanukala niyan tapos i-endorso sa Kongreso. Para talakayin po sa Kongreso na tanggalin na ang age limit. Eh kung pwede pa nga, basta kaya eh. Para sa ibang bansa. Sa ibang bansa, basta kaya pang magtrabaho. Sige, magtrabaho ka. Kaya umuunlad. Eh dito, gagawin na nilang baldado yung pagdating mo ng hanggang 35 lang karamihan eh. Ibig sabihin, pagdating ng 36, wala na, baldado ka na. Eh paano kung wala kang pera? Hinga nga. Ayan po mga kaibigan, ang mga kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ako po in yan na. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang natitira pong mga text dito is 528 na text message. Hindi ko po ito mababasa lahat. Kaya sinsyahan po tayo. Paunahan na lamang po. Dahil dalawang oras na po ang ginawa kong programa. Hindi ko talaga maubos-ubos.
ang inyong mga mensahe. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa programang Bigwas. At mayroon po kayong nalalaman na sa tingin ninyo kayo'y naaapi o naargabyado, iparating lamang po sa programang Bigwas. Ako po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Tommy Abili po ang inyong Bigwas! Bigwas!